Alright guys, welcome to my channel. This is Edward Jason Basa. Magandang hapon sa inyo. Ngayon, nag-prepare ako ng konti. It's Sunday. So, usually Sunday is family day eh. So, dahil malayo sa akin yung anak ko na bunso. So, my Sunday is for her actually. Hindi talaga nangyayari every Sunday to eh. So, ngayon pupuntahan ko siya because she's so excited to see me. She's been asking about me for the past weeks. Masyado akong busy sa trabaho. So for my today's vlog, gusto ko lang i-share sa inyo how to be a single dad. So samahan niyo ako kung paano makipag-date, mag-spend ng time sa mga uniko iho at unika iha niyo. Usually nangyayari pag wala kayong trabaho. So napaka-importante para sa mga anak natin na meron tayong time sa kanila. Kahit na hindi natin sila madalas nakakasama for some situation like this. Like me, I'm a single dad. Pero alam niyo yun, lagi kong pinipilit na magkaroon ng time with my prinsesa, my Zoe. So guys, samahan niyo ako yung araw to, papasyal ko siya. Magbibigay ako sa inyo ng mga tips kung paano maging isang single, the best dad in the world. Peace out! Guys, ito pupunta na ako para sunduin ko yung aking bunso, ang aking baby girl na si Zoe. So yun guys, kaya tulungan ako pag-usapan natin kanina. This vlog is about being not the best parent but at least a better one. You know, napaka-importante kasi sa mga bata yung may time ka sa kanya eh. Yung maliit na bagay na yon na ginugugol natin sa... I mean, ginugugol, in-spend natin sa social medias natin, sa pagbabrowse natin ng Facebook natin, Instagram natin. Why not spend it with our daughter or our son's time, di ba? Napaka-importante kasi sa kanila nung bagay na yun. Yung time kasi, although, just real talk, marami talaga ang numbers ng mga hiwalay na couple dito sa Pilipinas. Marami yung mga single parent, marami yung... hindi ganong nagtagumpay sa relationship, but then they have to work out with it when it comes sa mga anak nila, sa mga bata. So yun yung topic natin ngayong araw. So I just want to share my usual time na binibigay ko sa anak ko pagka wala akong trabaho. Actually napakalimitado lang nun kasi most of the week busy ako sa music ko, busy ako sa banda ko, and also busy din ako sa iba ko pang career, yung photography ko and videography ko. So, yun nga. Gusto ko lang i-share sa inyo. At least makapulot kayo ng konti. Kung gaano ka-importante yung pagbibigay natin ng time sa mga anak natin kahit na hindi natin sila ganong nakakasama. Itong cameraman ko matindi. Kasama ko yung baby brother ko, si Mac Mac. So yun, ano nga, si Zoe kasi mababaw lang kaligayahan ng anak ko na yun. Kasi sa kanya, napaka-importante na nakakasama niya yung mga pinsan niya. Meron kasi siyang best friend sa isa sa mga anak ng kapatid ko, na si Yona. So pag nakikita niya yun, parang buong buo na yung araw niya. Tsaka si Zoe kasi, yung baby girl ko na yun. Basta may toys lang siya, may pagkain siya, masaya na siya. Hindi siya ganong... Alam mo yun, hindi siya ganong nagtatantrum, hindi ko siya nakikita nagwawala or ano. Tapos pag ninala mo siya sa mall, kumpleto na yung araw niya. Yun na yung pinaka buong-buong araw niya. Now, nalapit-lapit na tayo. Medyo traffic. Mapapagalitan ako dito. Mapapagalitan ako niyan sa kanya. Kanina pa sigurado yung nakabihis. Pag nalilate ako, nagagalit yun eh. Alam niyo ba guys, na isa pang factor ng pagiging single parent is... yung pagkukunin mo yung anak mo sa bahay, para kang makikipag-date. So, kailangan prepared ka, yung magbibihis ka na maganda. Hindi naman lahat ah, pero ako kasi ganun eh. Ayokong nakikita ako ng anak ko ng
parang ang untidy ko pag susunduin ko siya. Kasi para sa akin, pag ilalabas ko siya, parang akong makikipag-date. Ano, parang first date mo, lagi akong prepared. Kasi gusto ko makita niyo yung daddy niya eh, kahit pa paano naman eh. Tidy, ano naman, tidy naman tignan. Diba? So nandito na tayo ngayon sa may bahay nila. Hey, ayos na ito daw. Nagigising lang niya, natulog. Hi, Chano. My daddy's Chano. That's my baby girl. How young are you? How old are you? Tell them how old are you. Five. She's fine. You wanna go to the park? You wanna go to the park? Yeah. Really? Are you ready to take your clothes? Hey, hello guys! Pupunta na kami ng park with my baby girl. Hi. Hi. Where are we going, baby girl? To the park. To the park. Since medyo maselan pa ngayon sa mga mall para sa mga bata dahil nga sa coronavirus na sa NCOV. Kaya dadaling ko na muna sila sa park. Daming dadaling ko na muna siya sa park at saka si Tito Makmak niya. May commercial dito sa McClark. At dito ko siya dinala sa may bilihan ng laruan. Ito daw yung gusto niya. You like that? It's just like that. They're dancing. Actually, guys, dito sa commercial nandito lahat. So, I decided to bring her here kasi medyo ano na sa mall ngayon eh. Medyo ano pa sa coronavirus man kasi masyadong ano ngayon, mahirap sa mall ngayon. So, dito na lang. You like that one? Ate, magkano last price mo diyan? 320 na lang, sir. 300 na lang. Sige na naman. Sige. So guys, nagpabili siya nitong double dance toy daw niya ng Frozen. Kaya hold dito, Mac. Alright guys, dito kami ngayon sa commercial at makikita niya, meron din mga tindahan ng pets dito para sa mga bata. Ayan, tuwan-tuwa. Zoe, don't touch it! Don't touch it, baby. Ayan, nandito kami ngayon sa commercial ngayon. At makikita niyo dito sa commercial, napakadaming happenings. So, turn you around and look. How many stuff going on out here? You want a rabbit? But the dogs are going to eat them. Okay. Candies. Nagpabili siya ng candy. So, paminsan-minsan pwede natin silang bigyan ng mga gusto nila, mga sweets. Kasi weekends lang naman nangyayari yun. Nandito ngayon sila sa... Nandito siya ngayon sa may mga bike. Sabi niya gusto daw niya mag-bike. Sabi niya, Daddy, I wanna ride a bike. Sama niya si Tito Mac. Guys, ayun, makikita niyo yung anak ko si Zoe. Tuwan-tuwa siya sa bisikleta. Tingnan niyo yung happiness nila pagka nabibigay niyo yung gusto nila kahit maliit lang na bagay. Sobrang saya nila, hindi mapapantayan yun.
Gusto niya dito kasi maraming bata at saka maraming mga palaruan dito. Maraming happenings dito sa komersyo kaya gusto niya rito. So, ayun, nabangga na naman siya. Every Sunday, ganito yung happenings dito sa may komersyo. So guys, kung gusto niyo ipasyal yung mga anak niyo dito, this is actually open for public, for families na nag-spend ng Sunday sa happenings nila, Sunday family day nila, fam day nila. Dito sa commercial, pwede nyo dalhin. Yun. So, of course, as yung topic natin ngayong araw na to about being a single parent and how to be a better single parent, madali lang naman. Spend most of your time and huwag nyong kakalimutan yung responsibility nyo as a parent sa anak nyo kahit na single kayo at kahit na wala kayong kahit hiwalay kayo ng mom niya or ng dad niya. Importante yung time. It doesn't mean na binibili niyo sila ng gamit or napapakain niyo sila ng masarap or nagdadala niyo sila sa magandang lugar. Doesn't mean you're a better parents eh. Hindi naman doon nasusukat yun. Nasusukat talaga yan pag yung time na in-spend mo sa anak mo. Tsaka yung nalalaman niya na how amazing you are as a parent niya. Yun yun. Hindi lang yung dahil nabibili mo siya ng material na bagay. So sana lahat ng mga single parents dyan, yung mga hindi nila nakikita yung mga anak nila, try to find them. Try to find ways to meet them and spend time with them. Kisses. I love you. I love you too. Mwah. Bye guys. Say bye bye. Please do subscribe to my channel. Subscribe and click the like button on Daddy's channel. Love you.